Ecclesiastes chapter 29. Siyang maawain ay magpapahiram sa kanyang kapwa at siya na nagpapalakas ng kanyang kamay ay sumusunod sa mga utos. Magpahiram ka sa iyong kapwa sa oras ng kanyang pangangailangan at bayaran mo muli ang iyong kapwa sa takdang panahon. Tuparin mo ang iyong salita at tapat kang makitungo sa kanya at palagi mo makikita ang bagay na kailangan para sa iyo. Marami kapag ang isang bagay ay ipinahiram sa kanila, itinuring na ito ay matatagpuan at inilagay sila sa kabagabagan na tumulong sa kanila. Hanggang sa matanggap niya, hahalikan niya ang kamay ng isang tao at dahil sa salapi ng kanyang kapwa ay magsasalita siya ng mga pagpapasako. Ngunit kapag siya ay dapat magbayad, siya ay magpapahaba ng panahon at magbabalik ng mga salita ng pagdadalamhati at magdaing ng panahon. Kung siya'y manaig, bahagya niyang tatanggapin ang kalahati at kanyang ibibilang na parang kanyang nasumpungan. Kung hindi, kanyang inalis sa kanya ang kanyang salapi at siya'y nagkaroon ng kaaway na walang kadahilanan. Kanyang binabayaran siya ng sumpa at mga rehas at para sa karangalan ay babayaran niya siya ng kahihiyan. Kaya't marami ang tumangging magpautang dahil sa masamang pakikitungo ng ibang tao, sa takot na dayain sila. Gayun may magtiis ka sa isang taong mahirap at huwag kang mag-antala sa pagpapakita ng awa sa kanya. Tulungan mo ang dukha dahil sa utos at huwag mong talikuran siya dahil sa kanyang karalitaan. Iwala ang iyong pera para sa iyong kapatid at iyong kaibigan. At huwag itong kalawangin sa ilalim ng isang bato upang mawala. Magtipon ka ng iyong kayamanan ayon sa mga utos ng kataas-taasan at magdadala sa iyo ito ng higit na pakinabang kaysa ginto. Isara mo ang limos sa iyong mga kamali at ililigtas ka nito sa lahat ng kapighatian. Ito ay makikipaglaban para sa iyo, laban sa iyong mga kaaway na higit pa sa isang makapangyarihang kalasag at matibay na sibat. Ang taong tapat ay panatag sa kanyang kapwa, ngunit iiwan siya ng walang hiyang tao. Huwag mong kalilimutan ang pakikipagkaibigan ng iyong tiwala sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Ang makasalanan ay magwawasak sa mabuting kalagayan ng kanyang tiwala. Siya na walang utang na loob ay iiwan siya sa panganib na nagligtas sa kanya. Sinira ng katiyakan ang marami na may mabuting kalagayan at niyanig sila na parang alon sa dagat. Itinaboy ang mga makapangyarihang tao sa kanilang mga bahay na anupat sila'y gumagala sa gitna ng mga ibang bansa. Ang masamang tao na lumalabag sa mga utos ng Panginoon ay mauhulog sa katiyakan. At siya na nagsasagawa at sumusunod sa negosyo ng ibang tao para sa pakinabang ay mauhulog sa mga kaso. Tulungan mo ang iyong kapwa ayon sa iyong kapangyarihan at mag-ingat na ikaw mismo ay hindi mahulog sa gayon. Ang pangunahing bagay sa buhay ay tubig at tinapay at damit at isang bahay upang takpan ang kahiyan. Maigi ang buhay ng isang dukha sa isang maliit na bahay kaysa mamahaling pagkain sa bahay ng ibang tao. Maliit man o marami, makontento ka na hindi mo marinig ang kadustaan ng iyong bahay. Sapagkat isang miserable na buhay ang magbahay-bahay, sapagkat kung saan ka nakikipamayan ay hindi ka mangangahas magbuka ng iyong bibig. Ikaw ay maglilibang at magpipista at hindi magkakaroon ng pasasalamat. Bukod dito ay maririnig mo ang mga mapait na salita. Halika, ikaw na dayuhan at maghanda ka ng isang lamesa at pakainin mo ako ng iyong inihanda. Bigyan mo ng dako, ikaw na dayuhan, sa isang marangal na tao. Ang aking kapatid ay dumarating upang tumira at kailangan ko ang aking bahay. Ang mga bagay na ito ay mabigat sa taong may unawa, ang panunumbat sa silid ng bahay at paninisi ng nagpapahiram.